Good morning! This is Mama Shine from Another Day, Another My Bahay YouTube channel, guys. Welcome back to my channel! So, para sa mga bago, today kung ikaw ay mag-enjoy sa ating discussion, ay i-click mo na yung subscribe button, pati na rin yung tinatawag na notification bell para naman lahat ng mga updates ko ay ma-notify ka. Okay, so again, welcome back, guys. Ikaw ay nandito today dahil ikaw ay interested maging ahente. Tama ba? Yes, tama. So, good morning. So, anong oras na? Gabi? Umaga? Tanghali? Guys, kapag nasa sales ka, it is always good morning. Dahil ang morning ay sign ng panibagong pag-asa, panibagong opportunity sa ating buhay. So, i-discuss ko today ang tinatawag na steps in home selling. Dahil today tayo ay pare-parehong bago sa industry na ito. So, sino nga ba ako? Ako ay si Miss Shine Locanias, Sales Head Trainer ng Joyous Ventures Marketing. Okay, so dahil bago tayo pare-pareho today, ay pag-uusapan natin kung paano nga ba ang magbenta ng house and lot. Ano yung mga dapat mong malaman bago ka mag-start? Okay? So, bago yon, let me know muna kung saan ka nag-work ngayon at ano ang status mo, single or double? Charot lang. Okay, bakit ka nandito? So, kung okay lang, pakitype lang po sa comment box. Yes, itype po sa comment box kung bakit ka nandito at bakit gusto mong mag-start ng journey sa pagiging ahente ng bahay at lupa. Lalo na kung ikaw ay currently working at maganda naman yung sahod, diba? Sapat pa ba? Or kailangan ng dagdag? Or baka naman gusto mo na mag-change ng career? So, ito na yung sign dahil nakita mo ako at ini-invite kita magsimula na sa iyong real estate career journey in my team. Yes. Okay. Steps in home selling, guys. Napaka-easy lang naman. Actually, ang dali-dali lang yung i-apply sa pang-araw-araw na buhay. Unahin natin yung tinatawag na Project Knowledge Seminar. Well, actually, bago ka umattend ng Project Knowledge Seminar, kailangan ikaw ay umattend muna na tinatawag ng accreditation, mag-fill up ng form, magpasa ng ID, or kung ano man yung requirements na hinihingi ng developer or ng broker na jojoinan mo. Okay, pag okay na yon, and then gagawin mo na itong PKS na tinatawag. Itong PKS, it's either classroom orientation or site orientation. Bakit importanteng umattend ng Project Knowledge Seminar? Well, ito lang naman yung mga reason. Okay, unang-una, you have to know the location. Yes, dahil sa location, maraming tanong ang mga buyers. Okay, bibigyan ko kayo ng example ng mga questions ng buyer regarding location. Sometimes they ask, okay, simple as that. Saan ang location or exact location ng property? Okay, sabihin mo, Batangas po. We're in Batangas, di ba? Exact location ng property kasi ang Batangas, napakalaking area. We're in Laguna, we're in Cavite, di ba? Saan banda? Saan yung exact location? And sometimes buyer ask, ilang oras mula sa Metro Manila? Okay, gaano kalayo sa Metro Manila? 1 hour, 2 hours? Actually, 15 minutes lang po kapag hindi traffic. Pero pag traffic po, 3 hours. O, diba, may mga ganon. And also, malapit ba or along the highway yung project? Oh, along the highway, so ibig sabihin, medyo may kamahalan yan. Or, yes, along the road po. Pero anong klaseng road? Secondary road, tertiary road, main road. Kung main road, edi highway yan. Pero kung secondary road or tertiary road, along barangay road yan. So, baka liblib, diba? Next question is, binabaha ba yung lugar? So, binabaha po siya kapag umuulan. Eh, what if buong araw yung ulan, buong taon yung ulan, diba? So,
Dapat alam mo yan. And of course, malapit ba sa mga hospitals, especially sa mga buyers na may medical condition, very, very important talaga sa kanila to. And anong mga schools or establishment yung malapit? So, may mga schools ba para sa mga children ng buyers natin? Ano yung mga commercial establishment na malapit na pwede nilang pasyalan? May mga SM ba or malls na pwede puntahan? Ano pa ang mga landmarks na malapit sa area? Diba? In short, we are talking about the accessibility of the location. Ayan. Accessibility. Next question ng buyer na dapat mong alamin ay ito. Diba? Ang ganda ng bahay! Wow! Oh my God, it's very elegant. Okay, syempre, kailangan alam mo kung magkano yung current reservation fee. Ang reservation fee kasi is pabago-bago, hindi siya fixed. Sometimes, especially kapag mayroong promo, mas mababa siya. So, baka hindi mo alam, yung kalaban mong ahente, may offered sa buyer mo na mas lower kesa sa ino-offer mo. And of course, yung down payment. So, yung down payment guys ay 20% usually ng TCP, tapos yung remaining 80% ay loanable na sa bank or sa Pag-ibig. And of course, sometimes buyer mag-aas sila, meron bang wala ng down payment? So, depende yun sa developer. So, kailangan mong alamin yung mga yan. And, magkano yung monthly amortization? Sometimes, pwede kayong maka-encounter ng buyer na 30 years to pay. Ang tagal naman nun. Uugod-ugod na ako. Nagbabayad pa rin ako. Well, guys, meron namang option ng mga buyer. Actually, meron silang 5, 10, 15, 20, 25 to 30 years kapag Pag-ibig. Depende lang yon sa age ng buyer, pati sa kanilang income bracket kung sila ay qualified. We are just opening the 30% maximum para sure na ma-approve ang buyer kay Pag-ibig. Okay, paano naman kung hindi sila pwede sa Pag-ibig? Well, meron tayong tinatawag na bank financing. Kaya lang ang bank financing hanggang maximum of 20 years to pay lang. Okay, so may option palagi. Next is, baka naman may hidden fee. Okay, bakit nga ba may mga question na, baka may hidden fee pa yan, diba? So actually, hindi naman talaga hidden fee yan. Sometimes lang talaga, may mga cases na hindi siya na-discuss during the reservation or nakakalimutan dahil syempre, isang beses lang na i-discuss or baka naman kasi babayaran siya after the down payment pa. Oh, so, kaya siya tinatawag na hidden fee pero dapat hindi siya hidden fee ha. Dapat the reservation stage pa lamang ma-discuss na yan sa buyer. Yan yung mga miscellaneous charges tulad ng documentary stamp, Pag-ibig or bank financing charges, transfer cost ng property, di ba? So, magkano ang turnover fee? Yes, ang turnover fee ay one time lang binabayaran ng mga buyer bago i-turnover sa kanila ang susi ng kanilang bahay. So, next na question nila is, how much ang transfer cost or title cost ng property? Ayan, ay kasama na doon sa tinatawag na hidden fee or miscellaneous charges. At marami pang tanong mga buyer na dapat ninyong malaman, pero ilan lang ito sa mga basic questions nila. Okay? In short, yung tinatawag na pricing. Ayan, important yan. So, ang pricing natin hindi fixed ha. Ang real estate pricing ay from time to time ay tumataas palagi. Kaya, as an agent, dapat palagi po kayong updated. Yes. Next question. Wow. Bakit parang magkaiba ito? Yung nasa picture ay buo na, yung nasa likod ay skeleton pa lamang. Bakit? Dahil, ayan, may tinatawag tayong pre-selling kung saan ang property or project na ino-offer mo lamang ay gabok pa lamang or alikabok pa lamang ang makikita sa site. Yes, ibig sabihin, yun yung time na murang-mura pa yung property na ino-offer natin. Kaya best time to invest, sabihin nyo sa mga buyer, introductory price pa lamang po ito. Oo. And we also have ready for occupancy.
Kapag ready for occupancy naman ang hanap ng buyer natin, dapat meron silang pang down. Oo, kasi malilipatan na eh. Usually, 20% down payment ang ask dyan, tapos yung 80% ilo-loan na dun sa banko or pag-ibig. So, alin na mas maganda? Depende sa pangangailangan ng buyer. Kung willing silang maghintay ng 3 years para makalipat, go sila sa pre-selling para mababa ang monthly ng down payment. Pero kung gustong makalipat kaagad, ready for occupancy ang kuhanin. Ayan. So, dapat alam mo yung status ng project na ino-offer natin. Dahil baka offer ka ng offer ng pre-selling, RFO pala ang kailangan ng ating buyer. Hindi kayo magkakaintindihan. Next is, go na sa marketing of the project. Bakit? Alam mo na yung details ng project na ibebenta mo eh. So, it's about time na simulan mo na ang pagbebenta, pagpupus, pagpapaalam sa iyong mga kapwa na ikaw ay ahente. So, paano ba ang marketing of the project? So, sa marketing of the project in real estate, may tinatawag tayong traditional marketing and also digital marketing. Wow! Ang daming options, di ba? Pwedeng makaluma, pwedeng makabago. Okay, paano po ba yung traditional marketing? In traditional marketing, ito ay very common na mga KKK. Okay, kataas-taasan, okay, erase. Edit yan. Okay, KKK means kapamilya, kaibigan, kakilala, katrabaho, uy, pati kaaway, andito. And of course, the, uy, kabit. Okay, so si kabit, kasama din pala sa KKK. Basta kami may K, pwedeng bentahan yan. Okay. Actually guys, sa traditional marketing, lahat ay pwede mong bentahan. So, ito yung mga ginagawa ng mga ahente. Nakikita nyo kapag nasa mall, namimigay ng flyers, nag-iikot-ikot sa mga bahay, tumatawag sa inyo para mag-offer ng kanilang mga products. So, yun yung mga traditional marketing. Now, let's go naman sa tinatawag na digital marketing or yung social media 101 marketing. Okay, ito yung madalas nyo nang ginagawa ngayon, di ba? Napakarami ng online seller. Tama? Sino rito ang nagsha-shopping through online? Me! Yes! Okay. Now, let's go kay marketing ng Facebook. We have also the TikTok. Dito ako nagsha-shopping through TikTok. YouTube. LinkedIn. Twitter. Snapchat. Instagram, at marami pang iba. So, ang daming pwedeng gawin para mag-online selling ng ating project, guys. Pipili lang kayo dito kung saan kayo magaling at kung saan kayo komportableng gamitin sa mga platform na ito. For example, let's go kay Facebook. Okay. So, kapag ikaw ay ahente, guys, it is very important na makita ng mga kaibigan mo, kapamilya mo, kapwa mo, na ikaw ay ahente na. So, ngayon, napaka-easy na lang para ma-identify na ikaw ay isang ahente. Facebook mo pa lang, malalaman na nila. Okay, unahin natin yung profile mo. So, sa profile mo, dapat makikita dyan ay maganda ang picture mo. Yes, presentable. Buong pangalan ang makikita. Nakalagay ang cellphone number mo, nakalagay ang binebenta mo, at syempre, dapat lahat ng mga pinopost mo ay makikita ang mga project na ino-offer mo. Okay. Ano ang mga dapat nating iwasan kapag tayo ay nagbebenta or salesperson? Okay. Set up natin ang profile nyo, ha? Iwasan natin ang, ayan, nakatalikod ang profile. Guilty. Guilty ako dyan. Kasi parang feeling ko kasi mas maganda ako pag nakatalikod eh.
Yes, baliktad ang pangalan. Ah? 'Di ba? Parang papahirapan pa ba natin yung Briar para naman hanapin ang ating pangalan? So, halimbawa, Reyes. Paano ba baliktarin yung Reyes? Sometimes mga ganun, 'di ba? Parang ang hirap-hirap hanapin ang ating pangalan dahil yung pala nakabaliktad ang spelling. And kapag may mga utang kang pinagtataguan, naka-Chinese o Korean or ewan kung anong character ang ginagamit sa mga pangalan. Or tinataguan mo sa X, ganun ba yun? Next ay, blurred ang profile picture. Wow. Ay kasi ma'am, sira yung cellphone ko, kaya ganoon. O kaya naman yung ginamit na profile picture ay panahon pa ng, 60s. Ayan, tapos naka-private ang account. Well guys, sabi ko nga sa mga ahente lagi, kung ayaw nyo ng, nakikita yung personal lives ninyo, ay gawa kayo ng dalawang Facebook. Isang pang friends lang at isang pang sales talaga. Pero kung okay lang sa inyo, gawa na lang kayo ng page kung saan naka-public. Bakit? Kasi importante na searchable ang inyong profile. Diba? So, searchable siya kasi ang mga buyers natin ay usap lamang sa atin through online platform. Siyempre, hindi nila tayo kakilala unless i-refer tayo sa kanila. So, very important na makikita nila kung ano yung mga pinopost natin, kung ano yung mga makikita nila sa profile natin ay doon sila magbe-base kung anong character meron yung taong kausap nila, diba? So, dapat searchable ang profile. And, ayan. Go na tayo sa isang way para maka-generate ng buyer. Yung tinatawag na Facebook tagging. So, sa Facebook tagging, ito yung friends of friends of friends connection. Yung friend mo siya, pero yung mga friend niya, hindi mo friend, pero makikita niya yung pinopost mo. Kasi, itatag mo yung friend niya na friend mo naman. Diba? Friends of friends connection. Next way ay yung mga pag-join mo sa mga Facebook groups, 'di ba guys? Dito nyo nakita yung post namin na we are looking for ahente ng bahay at lupa, etc., etc., 'di ba? Kasi nagpo-post kami sa mga Facebook groups, pwede nyo gayahin 'yon. Okay. Ayan, iba't ibang klase, napakaraming Facebook groups and just sa mga Facebook groups na 'yan, thousands, yung iba naman million yung mga members dyan. Kaya very important na mag-join kayo dyan, post kayo, tapos don't forget the hashtag. Hashtag highlight, hashtag everyone, hashtag followers doon sa comment box para mas maka-generate ng engagement doon sa inyong post. Yon ang keyword doon, hashtag. Next is we have Facebook Marketplace. Very important guys, na yung mga pinopost natin ay naiiba. Wow, ma'am, paano naiiba eh? Pare-pareho lang naman kami ng mga product na ino-offer. Kapag nagbigay sa inyo ang developer ng mga pictures na pwedeng gamitin, as much as possible, i-improve ninyo o kaya naman mag-invest din kayo ng time para makakuha kayo ng sarili niyong pictures. Kasi kapag ibinigay ng developer yung pictures or video, ang tendency ng lahat ng ahente gamitin yon. So, pare-pareho na kayo ng pinopost ngayon sa Facebook Marketplace. Kaya kapag sinerge sa search engine, ang daming lumalabas. Gets nyo? Yon. Okay, so tapos na tayo doon sa marketing of the project or product. Now, let's go naman sa qualifying. Ma'am, ano itong qualifying? May qualified option pa pala dito. Of course, guys, kailangan yung ating buyer na kausap ay qualified doon sa gusto niyang kuning property. We don't wanna waste our laway sa pag-discuss. Yun pala, hindi naman yung gusto niya o kaya naman ay hindi siya para doon sa pinag-uusapan ninyong project. Kaya the qualifying stage is very, very, very crucial. Very important ito guys. Huwag nyo itong i-skip. Okay. Paano po ba namin i-qualify ang buyer? Well, very easy and simple guys. Tandaan nyo lang ito. BANT. BANT. B-A-N-T acronym. Okay, let's go. B as in boy. B as in
The budget of the buyer. Huwag niyong kalimutan na kahit gustong-gusto ng buyer, yung pinag-uusapan yung 5 million property, ang sahod ay minimum wage ay hindi uubra. Diba? O kaya naman, ang gusto ni buyer ay yung 1 million house, pero ang kanyang sahod pala is around 100,000 a month. O baka pwede mo pang ma-push doon sa medyo mas affordable na housing. So budget is always important. Pero hindi mo kailangan tanungin ang sahod ng buyer dire-diretso na, o magkano bang sahod mo, baka naman hindi ka pwede dyan. Hindi ganoon. Syempre, there is a way para malaman yan. May mga sign, diba? So sa next topic ko, didiscuss natin yan kung paano ang actual qualifying of the buyer. Okay, sample lang ito, budget, diba? Next is A. Wow, ba? A is authority. Okay, authority. Bakit kailangan may authority? Yes, kasi naman baka maling tao yung kinakausap mo. Si Papa ang kausap mo, yun pala, merong sakit na asthma si Papa. Ano yung asthma? Ask ko muna kay Mama. Of course, kasi mutual decision ng pagkuha ng property. Kaya, sometimes, kailangan mo na pag-usapan ng mag-asawa. Pero you have to know, kailangan malakas yung instinct mo kung sino sa mag-asawa ang decision maker. Diba? Kung mag-asawa yan at dalawa naman kayong ahente ang kausap, magkaibigan kayong magkasama sa duty or during the tripping, yung isa nakatuto kay ma'am, yung isa nakatuto kay sir. Ganun yon. Para naman maamoy ninyo haagad kung sino yung kailangan dikitan, sino may authority. O kaya naman, baka naman ang nagtitripping ay anak pero yung magulang pala ang pala desisyon. So, si magulang dapat ang ating tutukan ng presentation. Diba? Amuyin ninyo kung sino yung merong authority at yun ang kailangang tutukan para magustuhan ng ating presentation. Next is need. Okay. Ano ba ang kailangan ng ating buyer? Meron tayong buyer na end user and meron tayong buyer na investor. Kapag end user, usually, yan yung mga pamilya. Pamilya ang reason kung bakit sila kukuha. So, kung end user, might as well opera mo ng 2 to 3 bedroom. Kasi syempre, kung may mga anak, kailangan niya ng privacy. Diba? So, 2 to 3 bedroom is okay. Tapos, i-discuss mo yung mga schools na malapit, diba? Yung mga pasyalan na malapit. And, ano pa ba? I-discuss mo rin yung mga palaruan na meron sa area, yung mga amenities. So, kasi yun ang need niya para sa pamilya niya. Kung ano yung mga pwede nilang gawin sa araw-araw kapag sila ay nakatira na sa paligi, sa project natin. And kung investor naman, ang i-discuss mo naman sa kanya ay yung income generating side ng iyong property. Okay, kung example, meron bang mga company na malapit sa area? So, ibig sabihin may mga possible renter balang araw. Okay, di ba? Meron bang mga bubuksan na SM later on doon sa area? So, ibig sabihin nun, mas possible na mas tumaas yung zonal value ng property. Yun ang mga alamin natin, yung need. Okay? BAN, budget, authority, and need. Ano kaya yung last one? Okay, let's go to T. T is time frame. Si time frame, kanina na-discuss ko yung pre-selling and RFO. You have to know kung ano ba yung kailangan ng buyer mo. Baka naman kasi nagmamadali na silang makalipat and yet you are offering the what? The pre-selling. So, you have to know kung ano ba ang allotted time na pwedeng ibigay sa'yo ng buyer. Sir, makakahintay ka pa ba ng 1 year para makamove in? Or 2 years or 3 more ano pa, more years pwede ka pang maghintay. Diba? Huwag kang mahihiyang magtanong kung ano yung kailangan ng buyer. So, to qualify the buyer, anong kailangan natin? BANT, bunt. Tandaan nyo lang yan. Budget, authority, need, and time frame.
Oh, let's go naman sa step number 4. Meet up for site project visit. Okay, may mga tips akong ibibigay sa inyo kapag kayo ay magtitripping sa mga buyers. Okay, paano ba yun? Guys, pag magtitripping kayo, always remember, dapat alam ninyo yung area na pupuntahan ninyo. If ever na hindi ka pa nakakapunta doon sa project at nag-tripping ka, baka mapahiya ka sa buyer mo, lalo kapag ang buyer mo ay napakaraming tanong. So one day before the tripping, puntahan mo na muna yung iyong project. Huwag ka magtitripping na hindi mo siya napupuntahan pa. Bakit? Dapat alam mo yung mga kainan, yung mga schools, yung tulad ng discussion ko kanina, di ba? Yung sa location, sa accessibility. Lahat dapat yun alam mo. Kaya nga importante yung PKSA para meron kang local knowledge doon sa project na pupuntahan mo. Di ba? Ayaw natin ng buyer na hindi nasasagot ang tanong ng ating mga buyer. Kailangan ikaw mismo nagbebenta dyan, knowledgeable ka sa paligid. Accurate pricing. Sometimes, magtitripping, ma'am, ito yung inoffer ko kasi sa buyer. Yun pala, yung inoffer niya ay last month pa. Iba na po yung presyo this month. Tandaan nyo, ang presyo ng real estate ay hindi po fixed. From time to time, nagbabago. Hindi po bumababa. Tumataas lagi sa Pilipinas. Yes, kaya dapat laging updated kayo sa mga presyo ng property na ino-offer ninyo. Paiba-iba po ang computation niyan. Yun po ay maganda para sa ating mga buyer kasi ang ibig sabihin, pag tumataas, lumalaki ang value, kumikita yung kanilang investment. Enthusiastic representation. Very important ito. Pag tinanong ka, uy, ano yung meron dito sa bahay na to? Ma, maganda yan. Uy, paano pumunta doon? Ma, maganda yon. So, lahat ng tanong ng buyer, ang sagot mo ay maganda sa sobrang pagiging believe mo sa project. So, okay naman yon, pero dapat bukod doon ay lahat ng mga questions ng buyer mo ay masasagot mo in a way na very optimistic ka at enthusiastic ka palagi, 'di ba? Pero hindi lang dapat laging maganda ang sagot. So, importante rin na unbiased yung ating mga opinion. Sometimes may mga buyers kasi na, "Ma'am, sa tingin mo, anong mas magandang location? Cavite or Batangas?" "Ma'am, sa tingin mo, ano yung mas magandang kuhanin ko? Itong single attached o yung townhouse?" 'Di ba? May mga ganung buyer. Sometimes they ask the seller kung ano yung sa tingin nilang mas maganda. Kasi sometimes yung mga seller natin, mga investor din yan, bago pa sila naging seller. Nag-invest muna sila sa developer and then saka sila nag-decide na maging seller din. Kaya kung ano yung tingin mong magandang para sa buyer natin, yun ang i-suggest mo. Diba? Kaya, kasi sa pagiging ahente, hindi lang tayo ahente, tayo rin ay advisor. Advisor tayo ng ating mga buyer na makamit ang kanilang mga dream home. The relationship is always buyer, seller, buyer, seller. Sometimes guys, let the buyers touch our personal lives and sometimes maging ganun din tayo sa kanila. Alam nyo ba na sa tagal ko sa industry ng real estate, ang dami ko ng mga naging kaibigan na buyers. Meron din mga buyers na may mga naidulot din sa akin na iba't ibang klaseng opportunity dahil yan sa ganda ng relationship with the buyers. And one more thing guys, kapag pala magtitripping kayo, during the biyahe, huwag muna kayo mag-discuss ng project sa buyers. Mas maganda na advise nyo sila during the biyahe na just relax and enjoy the rides. And ituro ninyo yung mga way kung paano makapunta sa area. Kasi kapag gusto niyang bumalik, hindi niya na maaalala ang way going to the area kapag discuss na kayo ng discuss ng project. Next is the number 5 steps ay ang reservation na. Okay, tapos na ang tripping. Reservation na. Uy, bakit merong ano dyan, gera?
Alam nyo ba na ang pagtitripping, going to reservation, ay parang gera? It's a war. War. Bakit may war? Bakit? Dahil para tayong mga sundalo, kailangan tayo ay fully geared, armed, and prepared. Bakit may ganon, Ma'am Shine? Unang-una, may mga armas tayong dala during the presentation. Kailangan natin ng ball pen, papel, presentation kit, mapa, reservation form, and load. Yes! Diyos ko Lord! Alam nyo ba na very common and basic yung mga yan, pero sometimes, ang ibang ahente, hindi talaga sila prepared sometimes kapag nagtitripping. At thankful na lamang na may mga ahente na hindi madamot at nakakahiram sila or nakakahingi sila. Or, kapag complete ang sales office doon sa site, makakahingi sila. Pero what if wala, ba? Diba? Kaya dapat lagi tayong sundalo mode, war mode tayo lagi. Alam nyo ba, nung kami ang ahente nung panahon, nung around 2013, 14, 15, lagi akong may dalang attache case. Hindi ko pwede hindi dala yon kapag lumabas ako ng bahay dahil andun lahat ang pliers ko, presentation kit, calculator, lahat andun. So ngayon, digital na, diba? Meron lahat sa cellphone. Andun lahat sa iPad. Pero, yung mga mapa, yung mga reservation form, kailangan lagi tayong meron yan. And worse, sometimes, even the ballpen, walang ballpen ang seller. Nakakahiya naman sa buyer kapag hindi tayo fully equipped sa ating mga materials, guys. So, lahat ng yan ay it's either libre from the office o kaya naman, you have to invest din na magpa-print sometimes kapag hindi kayo makakadaan sa office to get the things that you need for the presentation. Diba? Negosyo to eh. Kailangan nyo maging prepared sa inyong mga customer. Diba? Negosyo natin to. Tayo ay mga entrepreneur dito. So, kapag entrepreneur ka, kailangan ikaw ay war mode palagi. War mode. Hindi dahil makikipag-away ka, kundi makikipagbakbakan ka sa reservation. Yes, kailangan lagi kang prepared sa mga materials. Pati na rin yung iyong sarili. Okay? And don't hesitate to ask the buyer kung, ma'am, sir, okay na ba itong unit? Pwede na po nating ipareserve or ipahold ang inyong unit. Baka kasi maunahan pa kayo ng ibang buyer na nagtitripping doon sa inyong gustong unit. O, diba? Huwag mahihiyang magtanong. Kasi yun na yung closing na tinatawag. Okay, tapos na ang reservation? Tapos na ba ang trabaho? Guys, hindi pa. Nagsisimula ka pa lamang. May tinatawag pa tayong number 6 after sales. Oh my God, hindi pa pala tapos. Akala ko okay na ako after ng reservation. Hindi pa guys, kasi ang after sales, ito yung masaya. Andito yung mga problema? Hindi. Andito guys, yung mga service wow. na ibibigay natin sa mga buyers natin. Depende kasi yan guys, no. After sales, syempre may mga documents na kailangan ipasa ang buyers. Kailangan i-follow up mo yon para maipasa sa office. Kasi reservation, 30 days after the reservation, kailangan maipasa yung mga documents na kailangan sa reservation. And also, 30 days after, mag-start na sila ng down payment. Okay. Yung first down payment, very important yan. Bakit? Pag hindi nag-down payment ang buyer mo, sa unang down payment pa lamang, makakancel na agad yung kanyang benta. Yung iyong benta, guys. Gusto nyo ba yun? Siyempre hindi, di ba? Kaya as much as possible, ilista nyo lahat ng mga buyers ninyo para ma-remind sila kapag mag-first down payment na. 30 days after the official reservation day. Yun ang kanilang start ng down payment. Okay. 2 months after the reservation or the down payment stage, kapag hindi sila nakakabayad, possible na ma-cancel din ang kanilang account. Okay. November 30, nag-reserve. Nag-first down payment, December 30. Second down payment, January 30.
So, ika-third na sa February, hindi nag-down payment. Okay, 1 month pa lang yun. Umabot na hanggang sa 3 months yung kanyang no down payment. 2 months to 3 months. Makaka-receive na siya ng notice of cancellation. Oh, ba? Diba? So, dapat bilang ahente, ipa-follow up mo monthly yung iyong buyer. Kung, ma'am, sir, nakapag-update na po ba kayo ng inyong payment para sa inyong down payment, ba? Diba? So, madali lang naman yun. Lista nyo lang. Tapos, i-remind nyo lang sila monthly if applicable. And also, don't forget na kapag ang buyer natin ay late magbayad ng kanilang down payment or equity, merong charges ang developer or penalty. Kung ang kanilang principal amount na babayaran ay 3,000, always advise them na possible po may penalty na yan, magdagdag kayo ng 100, kung sobra naman yun, ay andun lang yan sa account ninyo. Hindi yan mawawala. And, of course, merong tinatawag na contract to sell. So, yung contract to sell, yun yung proof ng buyer na siya ay nag-purchase ng property, guys. So, kailangan mapirmahan nyo ng buyer. Pwede nyong kunin sa office or pwede namang ipadala sa buyer directly and then pipirmahan nila. Contract to sell. And after po ng contract to sell, ng down payment stage, darating na yung time na ipa-file na sila sa pag-ibig. Pag na-file na sila sa pag-ibig, lahat ng mga requirements na ipinasa during the reservation, ipapasa po nila uli. Opo, twice po magpapasa ng reservation documents. So, hanggang sa ma-loan take out ang buyer at ma-turn over na sa kanila yung susi. O, diba guys, napakadali lang naman ang ating proseso. At kapag okay ang service natin sa buyer, anong mangyayari? Kapag okay ang ating service sa buyer ay manganganak. Sino manganganak? Yung ahente? Hindi. Yung mga buyers natin. Magre-refer at magre-refer yung mga yan. Alam nyo ba na kapag may referral ang inyong buyer ay almost 100% another sell, another ano naman yun, benta na naman? Yes, ganyan ka-positive ang referrals. Diba? Ang dali lang magbenta. Basta galingan mo lang at gandahan mo lang ang servisyo mo. Kailangan pala dito servisyo totoo para makapagbenta ng property, makakomisyon. Next, guys. Ito, very important itong steps na to. Yan, pang-pito. Just repeat the process. Okay, paulit-ulit lang naman pala eh. Ulitin mo ulit yung number one, paulit-ulit. Okay, bakit uulitin yung number one? Kasi it's a non-stop learning process, guys. Diba? Dapat lagi tayong excited na matuto. Kung may PKS ulit, attend kayo ulit. Wala namang pumipigil sa inyo para umattend ng PKS. Oh, see? As easy as that. So, ibig sabihin, ang pagbebenta ng bahay at lupa, ito pala ay cycle. Oh, see? Oh, ayan siya. Number one, PKS. Number two, market the project. Qualify the project, the buyers, and then go na sa site and visit tripping, reservation, after sales, and then repeat the process. Paulit-ulit lang pala siya, guys. Napakadali. So, kung may questions pa kayo, don't hesitate to PM me. Meron akong Facebook page, meron akong YouTube channel, meron akong cellphone number here. Pwede kayong mag-text. Kung hindi pa kayo nakaka-attend ng seminar, ask for the Zoom schedule. Asang lupalop man kayo, pwede tayong mag-usap. Kasi marami kaming opportunities na pwedeng i-offer sa inyo.